Hi guys! Kumusta po kayo? Today, day off ko po. So, nagigising ko lang. Late akong nagising. Alam nyo naman, pag day off, sarap maghilata. Pero, naisipan ko mag-vlog. Gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa araw na wala po akong duty. Pag tulad na itong holiday ko. So, siyempre, usually, ginagawa ko naman is naglilinis ng kwarto, naglalaba, kung ano lang yung pwede kong gawin. So, tara, samahan niyo ako, guys. So, yung una kong ginagawa pagising sa umaga, guys, sa toilet agad, natutu-brush, naghihilamos, at saka nag-aayos salit. Para anytime na may ilakad ako, naka-ready na ako. So, ngayon, pagtutu-brush muna. Tulad natin gawin is maghilamos. Kailangan every morning maghilamos. Every morning and evening. So, ayan guys. Nakapag-ayos na ako sa sarili ko. Pero halata pa rin mukhang bagong gising. Ayan, ang gagawin ko is kakain ako ng breakfast. So, ano bang meron dito? Kasi kagabi, may natirang, ay, ito na lang, spaghetti. Tapos, magtitinapay ako. Sakto may tinapay. Shout out nga pala kay Kuya Hoel. Siya po kasi nagluto nito, guys. Nalito yung almusal ko ngayon. Tsaka itong tinapay. Shout out din pala kay Mayor. Kay Kuya Hansel. Sa kanya din ito, di ba? Ang dami kong sponsor. Nagbukas naman ako ng kamay, kaya magkamay na lang. Ganito pagkain, guys, pag spaghetti sa probinsya, di ba, alam na kapalaman mo yan. Sarap na ito. Oh my God. Okay. Taste test. Katakam na ako, guys. Masarap yung tinapay kasi meron siyang raisin. Kumain na kayo, guys. Pero sabayan niyo ako. Thank you.
Hindi ako mapagsalita. Kung saan tayo takso parang, magbukuto na kasi ako. So yan guys, katapos ko lang kumain. So, parang naisipan ko kung sarap magkape. Kaya ito, nagtitimpla ako ng kape. Nasira kasi yung kettle namin, kaya gumamit ako dito sa may kaserola. Yan siya. Mamaya pala maglalaba ako. Namin. Mamaya maglilinis ako sa kwarto namin kasi makalat. Alam mo na, pag may trabaho ka, hindi mo na masyadong maalalang maglinis kasi pagod ka na. So, every day off mo lang siya magagawa. Mali yung kape ko guys, black coffee only. No sugar. Mas prefer ko yung no sugar. Ito yung kape. Ewan ko kung saan nga rito or saan galing to. Basta. Hindi to yung sa Pinas. Ayan guys. Habang nagkakape ako, tuwing umaga, ganito yung ginagawa ko. Pinapasyalan ko yung YouTube channel ko. In case may bagong mag-comment. Masaya kasi ako yung may nababasang bagong comment. Wala lang. Tsaka pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo naman po. Princess Balaido. Yung YouTube channel ko po. So yan guys, habang nagkakape na rin ako, mag-general cleaning na tayo. So tatalian ko yung buhok ko kasi mainit at magpapawisan. Namin na. Magpapalit ako ng bedsheet. Yan, tignan nyo kung gano'ng kakalat yung higaan ko. Kita nyo yan. O, diba? Makalat siya. So, tara. Uunahin ko pala muna yung bed namin na linisin or palitan ng
few moments later. So yun guys, one down. Tapos ko nang palitan yung bedsheet namin. See? So ang susunod kong gagawin is maglalaba. Kita nyo yan guys. Ang dami ko ba? Kaya pag after kong isa lang ito sa washing, paglilinis na ako ng floor at magpupunas-punas. Dali! Sasalan ko muna yung sheet. Tsaka yung tuwalya ka namin. Kasi mabula na magsin. Mamaya, balikan natin para isampay na lang. Kagat ng kwarto namin. Much later. So yan guys, natapos na tayo maglinis ng kwarto. Although hindi man siya ganun kapulido, pero masasabi kong malinis na yung room ko. So, susunod kong gagawin, aantayin ko na lang yung labahan ko na matapos at isasampay ko. So, mamaya mamamalengke ako ng panghapunan. Pasensya nyo yung boses ko guys, kasi medyo, alam nyo, yung parang napapaos ako na gumaganan yung boses ko dahil sipon ko. Silipon ako dahil sa alikabok. Pero okay lang, at least malinis yung paligid, yung kwarto mo. Mas okay na yung malinis at komportable yung hinihigaan mo sa kwarto mo. Kaya mas maganda pa rin talagang maglinis tayo sa kwarto natin, or kahit hindi sa kwarto, sa buong bahay, para mapanatili natin yung kalinisan at iwas sakit na rin. Lalo na ngayon COVID, pandemic na yun, so kailangan maging healthy yung immune system natin para hindi basta-basta nakakapitan ng virus. So yan guys, kararating ko lang sa galing labas. Katatapos ko lang nagsampay, tsaka namili na rin ako ng lulutuin ko para ngayong hapunan. Palilulutuin ko ngayon is siguro pritong isda, tsaka namimiss ko na rin yung pipino na may suka. Kaya yun yung magiging hapunan namin. Kaya babalikan ko kayo maya-maya lang guys. Ipe-prepare ko lang yung mga gagamitin ko or yung lulutuin ko. So, see you later. So, yun na nga. Papakita ko yung binili ko kanina. Bali ito. Tulingan na isda. Dalawang buo siya na malaki. Pinakat ko na siya dun sa tindera. Nagkakahalaga siya dito ng... Binayaran ko is 52. I mean, yung price ng isda is 52 pataka. Macau money. So, naka-save ako ng 2 pesos, $2 I mean, kasi 50 lang yung pinabayad sa akin, so binigyan ako ng discount. Ngayon, ang gaganti dito is ipiprito ko lang siya, tapos, eto, bumili din ako ng, wait, bumili din ako ng pipino, ano lang siya, 6 pataka, medyo malaki na din, lalagyan ko siya mamaya ng suka, konting asin, sili, paminta, tapos ayun na, pwede nang i-partner ulam sa pritong isda. So ngayon guys, magpe-prepare muna ako. Nilinisan ko muna yung isda. At the same time, babalatan ko din yung pipino. At ipiprito ko siya. So, see you later guys! So ngayon guys, katatapos ko lang nagluto. Tignan mo yung itsura ko. Kung sa pamayas ang lola nyo. Bali, nagluto ako ng pritong isda. At saka, napag-isipan ko din na gusto ko ng sinigang. Kaya nagsigang ako. Tapos gumawa ko ng pipino na may suka, kaya tamang-tama. Sakto lang din, papunpawi na rin si Mar, so kakain na kami. Sana po ay nagustuhan niyo yung vlog ko for today. A day in my life. Thank you so much. Kung bago ka pa lang sa YouTube ko, please subscribe my YouTube channel and pakishare na rin po kung natuwa po kayo. Kung may mga suggestion po kayo, pwede po kayong mag-comment down below. And good night! Bye! See you next time!